your Lola Chikadora. So guys, this time, ayan, magkukwentuhan po tayo. Ang topic po natin today is napaka-importante. Kaya ang tangin na antay nyo, subscribe nyo na ang inyong Lola Annalisa Espiritu is my YouTube channel, ayan. Pakisubscribe na lang po, like, share, at siguraduhin nakalimbang nyo ang kampana para updated kayo sa aking mga walang kakwenta-kwentang video. At kung interesado ka sa aking vlog na ito about sa isang OFW, mag-comment below at nang malaman ko kung nagustuhan nyo ba or kung may mga katanungan kayo na dapat kong sagutin dahil ito pong aking sasabihin sa inyo ay base po sa aking experience. So guys, ang pangyayari natin. Pangyayari sa ating base sa ating totoong pangyayari, ika nga eh, true to life story about sa isang manggagawa dito sa gitnang silangan ng Saudi Arabia. Ayan. Matagal na ba kayo nagtatrabaho sa amo nyo? Nakamukha namin. Ako po ay matagal na po nagtatrabaho sa amo ko. Ayan, para sa inyong kaalaman, ako po ay, kaya maganda ang lola nyo dahil sa beauty salon ako. Nagtrabaho po ako sa salon ng amo ko ng 14 years. Napakatagal. Diba? Palakpakan. Thank you so much sa lahat ng mga mega shoutout naman sa Aisha Salon. Ayan, mega shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga nakasama ko dyan. Actually, wala naman pong naging problema sa aking amo last na nasa kanila ako. Ang issue lang po na kaya ako inalis sa kanila daw gawa ng yun na nga, importante kasi sa ating manggagawa, yung unsweldo natin ay talagang buwan-buwan, talagang andyan siya. Yung wala talagang ika nga on time, o diba? Pag nalilate ng ating mga sweldo, diba talagang nagkakaroon tayo ng mga kanyang kakuro-kuro or kung ano-ano pang eklabos, diba? So, yun, labing apat na taong po ako nagtatrabaho dyan. So, ang naging problema ko lang po ay iyon. At bukod doon, dahil dapat nating alamin kung makukuha ba natin talaga ang ating end of service. Yan. Yan po ang ating issue ngayon about sa ating end of service. Ano pang inaantay nyo? Mag-comment below kayo para malaman ko din ang inyong mga opinion. O, di pa mga kalola, hindi namin alam ang totoo sa likod ng tabing na ito. Ayan. Hindi, joke lang po. Nagpapatawa lang po ako sa inyo, ha, mga kalola. Ang totoo po yun ay hindi po namin alam sa aming salon kung talagang kami ba ay makakakuha ng end of service. Halos lahat kasi kami doon ay doon na tumanda at naging tatlo na nga at dalawa na ang kulay ng aming mga buhok sa baba, buhok sa taas. So guys, kaya na-challenge po ang lola ninyo na kung talagang makukuha ba natin ito or hindi. Kasi yung mga nag-alisan po sa amin sa totoo lang ay hindi po nila nakuha ang kanilang mga end of service at nag-for good na po sila ng tuloy-tuloy na hindi nila naasikaso ang kanilang karapatan. So, ayun na nga ang issue natin dyan. So, gusto kong malaman at mapatunayan na kung talaga bang ito ay makukuha. So, ako po naman po ay matagal na nagtatrabaho sa kanila at doon na nga ako nagkaedad ng ganito, ng 50 at doon na nga ako tumanda. So, ang gusto kong malaman kung talagang ako'y makakakuha ba. So, ayun, ayon sa verbala na usapan, mga kuro-kuro, di ko no, hindi naman daw makakakuha. So, ang ginawa ko po ay gumawa po ako ng action talaga at ito po ay idinaan ko sa maayos na proseso. Ayan. Dahil karamihan po sa amin, yung mga nakaalis na at yung mga naka-exit na talagang hindi po nila nakuha yung kanilang mga end of service or siguro talagang hindi lang nila inasikaso. Pero ang masasabi ko lang po sa inyong lahat na matagal nang nagtatrabaho sa kanilang mga amo na kahit sabihin pa na mababait ang amo ninyo, guys, ang bawat isa sa atin ay may karapatan na kunin ang ating pinaghirapan kung ilang taon kayo nagtatrabaho sa amo ninyo. Meron po tayong karapatan at ito po ay alinsunod na rin sa batas ng Pilipinas at batas ng Saudi na ang isang manggagawa pag nakatapos ng kontrata sa kanilang mga amo talaga pong makakakuha. Ngayon, base po sa ibang mga experience, ayan, malinaw po ang aking sasabihin sa inyo, base po sa ibang mga experience ng mga OFW na sila po ay wala daw pong nakuha sa kanilang amo kahit sila ay matagal na sa kanilang amo
At kahit nalipat na rin sila sa ibang employer, pero wala silang nakuhang end of service. So guys, yun na nga po ang ating nilinawin. Yan po ay hindi totoo na wala tayong makukuha sa ating pinaghirapan ng kung ilang pong taon sa ating mga employer. So guys, kung kayo ay talagang nagtagal sa amo nyo at kayo ay nakakontrata sa amo nyo at talagang ang pangalan ng pinagtatrabahuhan nyo ay talagang yung same employer nyo, meron po tayong karapatan na kunin ang ating end of service yan. So, pag ang amo nyo ay nag-refuse about sa inyong end of service, ano ba ang ating dapat na gawin? Napakadali po ng bagay na ito kung ano ang ating dapat na gawin. Mga kababayan, base po sa aking experience, ayan, ako po ay talagang ipaglalabang ko po talaga na may makuha ako sa aking amo dahil yung po ay karapatan ko bilang isang manggagawa rito sa Saudi na makuha ko yung karapatan ko na para sa akin dahil iyon ay pinaghirapan ko at sa batas po ng Pilipinas at sa batas po ng Saudi, yan po ay talagang kumbaga ay pinaiiral. So, pag ang mga amo nyo nga pala ay nag-refuse na hindi kayo bayaran dahil every 2 years umuwi naman daw kayo at every 2 years nakakakuha naman po kayo ng inyong vacation pay. Ayan ako, yung pusa ko. Baba ka dyan! Wait lang! Na-misinterrupt ako nung aking mga alagang pusa. Ayan. Ang ganda ng topic ko. Sinisira ang moment ko dito mga teteng inamis na mga alaga ko dito. So, yun na. Ano ang ating gagawin? Sabi nyo, ibang mga kabayan natin, naku, yung amo ko, ika hindi nagbibigay ng ganyan. Wala ikang end of service sa ate, sa amin. Sabi nung iba nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa salon or kahit sa bahay lang kayo nagtatrabaho at kahit saan pa kayo nagtatrabaho at kahit ano man ang trabaho nyo, mga coffee shop, waiter, kung ano man, kusinero or ano man, kahit ano, basta kayo ay legal na pumasok dito at may kontrata kayo na pinirmahan na kayo ay manggagawa bilang isang OFW sa bansang ito. So, pag nag-refuse ang amo mo guys, napakadali lang po ng solusyon. Gumawa po tayo ng tamang hakbang para po maisakatuparan natin kung paano po natin maipapasakamay ang ating benefits. So, ang ganda-gandang issue, di po ba? Sana maraming makarelate sa inyo. So guys, meron po tayo dito ang tinatawag na paraan at tama na gawin para ito ay ating maisakatuparan na makuha natin ang ating end of service. So guys, ano ba talaga ang ating gagawin? Ano ang ating unang moves na ating gagawin para makakakuha ba talaga kami ng end of service? Ang tagal-tagal ko na sa amo ko, parang hindi naman nagbibigay ng end of service. So guys, hindi. Nagkakamali po kayo. Bawat isa po sa atin ay may karapatan na kunin ang ating end of service. At pag ang amo nyo ay nag-refuse na hindi ibigay sa inyo at kayo ay finish contract na, pwede po tayong lumapit. Saan ba tayo pwedeng lumapit? Ayan. Yung iba, mas maganda, sa totoo lang, lalapit ba tayo sa Philippine Embassy? Saan ba talaga dapat tayo lumapit? Sa Philippine Embassy ba tayo lalapit? Sa OWA or POLO? POEA? O sa ating agency? O didiretso tayo sa Saudi Labor Office? Ayan. Magandang mga katanungan. So guys, bilang isang OFW, hindi naman dati na kailangan pumunta ng Philippine Embassy dahil manggagawa po tayo. May humahawak po sa atin. Kaya po meron po tayong polo na tinatawag para po ito sa lahat ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga OFW. So guys, ang maipapayo ko lang po sa inyo, ang pinaka-the best nyo gawin ay ang magpunta kayo ng polo. Sa polo, malalaman nyo doon kung ano ba talaga ang karapatan nyo bilang isang Pilipino, bilang isang manggagawa, at kung ano ang karapatan nyo at kung paano nyo makukuha ang inyong end of service. So, guys,
Napakadali lang po niyan. Pupunta lang po kayo ng Polo dito po sa Riyadh kung kayo po ay nasa Riyadh. Kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, hindi ko lang po alam kung ano ba ang rules sa ibang bansa. Pero kung ikaw ay andi dito sa Saudi Arabia, may karapatan ka na kunin ito. So, ano pa ang inaantay mo? Kumilos ka na bago mahuli ang lahat dahil sayang ang pinaghirapan mo ng ilang pung taon kung hindi mo makukuha ito. Ngayon, wala kang kaalam-alam. Hindi ko alam kung ano gagawin mo, kung saan ba ang Polo, kung saan ka pupunta. Ang dali-dali lang yan. I-search nyo lang po sa Google kung nasaan ang Polo. Dito sa Riyadh, o kung sa Jeddah, o sa Dammam. Ganun lang po kasimple. Matuto po tayo sanang palawakin yung ating isipan at matuto rin po tayo magtanong sa may mga nakakaalam. So guys, yun na nga ang sasabihin ko sa inyo na kailangan natin magpunta ng Polo. Pagdating ng Polo, kailangan meron kayong appointment. Opo, kailangan po meron po tayong appointment. Lalong-lalo ko na po dito sa Riyadh, sa dami ng mga OFW at sa dami ng may problema dito sa Riyadh, talagang halos punuan ang Polo. Kailangan nyo isang araw nyo talagang ilalaan nyo para sa Polo lang. Dahil sa dami nating mga OFW na andi dito, talagang napakarami ng may mga suliranin about sa kanilang mga employers. So guys, talagang yung isang araw ay ilaan nyo sa pagpunta sa Polo dahil talagang madami pong tao doon. So guys, ano ang ating gagawin? Ang gawin lang natin guys, magpa-appointment tayo. Saan ba tayo magpapa-appointment? So, punta lang po kayo sa Polo. Ayan, sa Polo, ng site ng Polo sa Google. Matatagpuan nyo din po sa Google. Ayan. At ipakikita ko rin po sa inyo yan. Dito. Ayan. Dito po. Ayan, pwede nyo po i-search dyan kung saan ang Polo dito sa Riyadh. At kung paano mag-book. Marunong naman po siguro kayo magbasa. So, dyan po ay may gagawin kayo kung ano ang mga dapat gawin. So, pag kayo ay nakapunta na po ng site, magpa-schedule na po kayo kung anong pecha kayo pupunta doon at kung anong oras. Opo, ganun nga po ang gawin nyo. Magkaroon tayo ng appointment. So guys, ayun na nga, mag-appointment tapos pagkatapos ba nun saan ka pupunta? Ayun na nga, napunta ka nga ng Polo. Pagdating ng Polo, ano ba ang gagawin mo unang-una? So ando ka muna sa information, pupunta ka muna doon para ka mag-fill up ka muna doon kung ano ang gagawin. So hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, may bibig ka naman para magsalita. Siguro naman pwede ka magtanong doon na ako po ay may gustong mga katanungan na about sa aking amo na gusto kong malaman ganun. Ngayon, ituturo ka naman po doon. Ngayon naman po sa Polo ay tuturuan naman po kayo kung ano yung step 1 na dapat yung gawin. So, ayan. Pagkakuha nyo ng form, ayan, ilalagay nyo po doon ang buong details ng inyong pangalan, syempre, ang inyong trabaho at kung ilang taon na kayo at kung ano ba ang inyong problema, bakit kayo ando doon. So, sasalaysay din po nyo doon. Lahat ng detalye, lahat dapat isulat nyo. Tapos, pagkatapos ng balik uli kayo doon sa pinag-fill upan ninyo, sa kinuna nyo ng form. So, ang gagawin po sa inyo, may ituturo po mga public officer na hahawak po ng kaso nyo at kung saan kayong office pupunta at kung kanino. Ayan. Kadalasan kasi mega shout out sa Polo kay Sir BJ. Yung kadalasan po lahat po na may mga problema about the sponsor ay kay Sir BJ po. BJ po, ayan, ay napupunta. So, ang gagawin po, pag na kay Sir BJ, napakahaba po ng pila doon. Dahil sa dami ng mga gustong magtanong at mga OFW na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga amo. So, guys, hanapin nyo lang po si BJ, doon po kayo ituturo ng nasa reception. Ayan, dala-dala nyo ang papel nyo. Ayan, pag-turn na ninyo, ako usapin kayo ni Sir BJ kung ano ba ang problema ninyo sa inyong mga amo. So ngayon, sasabihin ninyo na kayo ay finis contract na, gusto na ninyong umuwi, gusto ninyong makuha ang end of service. Ngayon, pagsasabihin din ni Sir BJ, ano ba, ayaw mag-ibigay ng amo mo ang end of service nyo? Sasabihin nyo, siyempre, eh sir, hindi nagbibigay ng end of service ang amo namin eh. So, ano ang dapat gawin? Ngayon, bibigyan kayo ng mga option ng mga case officer dyan kung ano ang dapat na gawin na legal at tama. Sila na rin na magtuturo. So, ang gagawin kung mag-o-open case kayo or hindi. So, sinasabi nila kung yung mga consequences, kung ano ang mangyayari pag kayo ay nag-open case, ito po ay tumatagal, depende po sa kung ilang
hearing ang magaganap sa inyo. Pero ito naman po ay legal at hindi naman kayo dapat matakot. Kaya ang nangyari, may ka-shoutout sa way talaga yun. Kaya ang nangyari po, nagkaroon po ako ng hearing about sa aking amo. Ngayon, nakadalawang hearing ako. Yung palang hearing na yun, in 2 times na hearing at hindi sumipot ang amo nyo, magkakupunta kayo sa higher court. So yun, ipoprocess yung inyong kaso doon pagdating sa higher court. At pag nanalo kayo doon ay tatanungin kayo kung ano na ba ang ilang taong ka na ba, magkano ang sweldo mo, lahat ng contract mo, kailangan all the details meron kayo maipapakita. Prove na kayo ay nag-sumusweldo ng ganong kahalaga. At pag dumating yung punto na kailangan na sila na rin na magbibigay ng computation kung ilang taon kayo nagsimula at kung ilang taon ang inyong pinapos na pagtatrabaho sa inyong employer. Yan. So, sila na rin po ang magkukompute. Ngayon guys, ang nangyari sa akin, ganun nga. At nanalo rin po ako sa kaso. Pero sad to say, hanggang ngayon, hindi ko po nakukuha ang aking pera sa amo ko. Pero tuloy pa rin po ang laban at hindi pa rin po ako susuko. Ipagpapatuloy ko po ang laban nito hanggang sa dulo, hanggang sa makuha ko ang aking pinaghirapan. So guys, yun lang po ang aking maibabahagi sa inyo na sana sa lahat ng mga OFW na nawawala ng pag-asa na makuha ang kanilang mga end of service. Huwag ho kayong mawala ng pag-asa dahil meron po tayong gobyerno na tutulong sa atin. Andiyan po ang Polo na handang tumulong sa mga manggagawa na kamukha natin na tuturuan tayo kung paano natin makukuha ang ating pinaghirapan sa mga amo natin. So guys, hanggang dito na lang po ang amo na, ang amo. Sorry. Ang ating vlog na ito, abangan po natin kung kailan tayo babayaran ng amo. Dahil hanggang ngayon po ay wala pa rin pong bayad ang amo sa akin. Pero everything is okay na po dahil nakasettle na po ang bayaran at siguro dahil alam niyo man sa hirap ng buhay ngayon, hindi makapaglabas din ng amo ng pera ng ganun, siguro dapat na lang natin unawain. Pero ang pinaka-importante dito na at ang ating ipinaglaban dito ay ang ating karapatan. Yes po. Ang ating karapatan bilang isang OFW na dapat natin makuha ang talagang para sa atin. So kaya guys, kung kayo ay may mga problema ngarito about sa inyong mga end of service, huwag ho kayong mahiya na magtanong o magpunta sa Polo para malaman niyo lahat po ng buong detalye kung paano mapapasa inyo at paano mapapasa kamay ninyo ang inyong end of service. So guys, i-update po kayo kung ano ang mangyayari sa bayaran namin ng amo namin. Pero I hope na magiging okay naman ang lahat dahil nag-usap naman na kaming dalawa. So naiintindihan ko naman po yung amo namin dahil sa sobrang crisis na nangyayari talaga rito sa Riyadh. So talagang ang hirap-hirap po talaga ngayong magbitaw ng pera. Lalong-lalo na po at mahina ang salon ngayon. Marami pong staff, maraming bayarin ang salon. Tapos hindi ganong karami ang customer. So ako naman po ay ang amo ko naman po ay wala naman pong ipinakitang pangit sa akin. At ako naman po for almost 14 years, wala rin naman po akong pangit na ipinakita sa kanila. So ang sabi ng amo ko, siya naman po ay willing na ako ay kanyang bayaran. Kaya ano pang inaantay ninyo? Kung kayo ay may problema na ganito, nakamukha na naging problema ko, huwag na kayong magdalawang isip pa. Ipaglaban nyo ang karapatan nyo kahit kurob pa kayo. Pag kayo ay hinirup ng amo nyo, pero alam nyo na matagal na kayo sa amo nyo, yan ang ating issue sa susunod. Dahil meron akong mga kakilala na ang issue about dito, kaya kailangan ako napaka-importante ng ating issue na ito dahil maraming makaka-relate dito. Okay guys, just comment below kung gusto nyong makuha ang buong detalye ng location, ng Polo, ay ibibigay ko po sa inyo sa baba at ililink ko na lang po dyan sa may comment section ang place po ng Polo. At ganun din po, i-display ko din po sa Google kung anong site doon at kung alin doon ang pupuntahan nyo, kasi ngayon guys ang Polo ay bago na. So maraming po salamat. This is my vlog for today. So guys, sa lahat po ng mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, just subscribe to my channel, Annalisa Espiritu. And please po, just don't skip my ads. At sa gustong panoorin ng aking mga video at ma-share nyo ang aking video, maraming po salamat sa lahat po ng tumatangkilik.
Ito po ang inyong Lola Chikadora. Mabuhay po tayong mga OFW.